Gil, 4240E Ceres. Ngayon, i-demo namin kung paano siya gagamitin. Tuturo namin sa inyo yung maintenance, kung paano pag-maintain ng unit, at saka location ng filters, at saka kung paano mag-drain ng mga oil, chain case oil, paano magpalit ng air cleaner, lahat ng maintenance niya, and then kung ano yung mga safety features ng unit, at saka kung paano siya i-operate ng tama. Okay, unahin natin dito yung sa engine side kung paano siya bubuksan o paano siya natin i-open. Okay, angat ko lang to, and then come up here. Then, makikita na natin dito yung mga features niya. Ito yung air cleaner, and then hydraulic filter, and then this one is the fuel, right? Yeah, fuel. Ito yung lagayan ng diesel niya. Ito ang maglalagay. And then, yun. Pag maglalagay ng engine oil, ito, tinatanggal namin to. Yan. Engine oil cover. Yan. Tapos, dito ko maglalagay ng engine. For example, mag-change oil or whatever gagawin. Yun, oh. Tapos, yung oil dipstick naman niya sa engine. Sir, dito banda saan. Ito yung oil dipstick ng engine. Anyway, lahat naman ng location ng mga sa maintenance nito, meron naman kayo sa operator's manuals. Kaya kung soon guys, meron kayong titignan, meron din sa operator's manual. Yan. Dito naman, makikita mo rin yung engine oil level niya. Yan. Actually, kami nag-level kami dito. Almost full siya. Yan, dito siya ang level namin na tama. Yung ikaw as operator, huwag mong paabutin dito kasi yun, magiging unsafe na yung unit. Dapat dito lang talaga. Okay? So, ibalik ko na siya. Pagbalik naman, wala naman siyang tamang ano. Basta at least, may balik, maibalik mo lang siya ng maayos. Okay. Okay. Yun namang filter na yun, guys. Yung, pass ko na. Yan. Yan yung, ano, fuel filter. Yan siya ay, pagtanggal naman yan, yan ay, discarte na ng mekaniko, paano siya tatanggalin. Basta yun yung fuel filter. Ito naman yung hydraulic filter. Tulit. Hydraulic filter. Tapos, yan. And then, nasa baba yung engine oil filter. Ito naman. Andun sa baba yung engine oil filter. Yan, kung nakikita nyo yun, guys, yung may kulay white. Yan. Engine oil filter. Anyway, madali lang naman siya dukutin kasi discarte niya mga mekaniko. Maano naman yun. Dudukutin lang yun. Tapos ikutin test. Yan. Okay na yun siya. Okay. Pag-dry naman ng engine oil, guys, dito sa ilalim. Yan. Merong cover dito. Lolosin mo lang tong dalawang thumbnail yun na to. And then hilain mo yan. Merong bolt sa ilalim nito. Luwagan mo lang yun. Ang size ng bolt dun is 19. Luwagan mo lang siya. And then drain mo na siya. Yun yung siya pag-drain. Okay. Ito naman, meron siyang chain case oil. Ang ginagamit naman dito na oil is it's either hydraulic 68 or oil engine oil 40 na usually ginagamit sa engine. Ito yung ano niya, chain case oil level. Bali, kapag tinanggal mo yan, dito ko na rin mag-fill. Nandun sa kabila yung ano niya, drain plug. I-drain mo yung doon, tapos dito ka maglalagay. Alam na rin naman ng mekaniko yan, pagka maglagay ka dyan, kung hanggang kailan siya tutulo, yun na yung level niya. For example, maglagay ka, then mapuno na siya dito. Kasi ang laman yan, mga dito lang yan. Mga dyan. Almost sa half, kung kaya naman mga half. Pero mga dyan yung level niya. Ito yung eyesight niya yan. Buksan mo yan, dyan ka na rin maglalagay. Turo ko yung ano yun, guys. Yung drain plug. Right? Ito yung drain plug niya. Yan. Siguro mamaya na lang pag-angat. Oh, yan. Para makita. Okay, sir. Ngayon, ipapakita namin ngayon kung anong unang mga gagawin bago papandarin yung unit. Kung anong unang mga i-check, which is ito naman ay responsibility ng operator. Anong unang niyang i-check bago niya pandarin. Okay? Dito, ang i-check ng operator, i-check
i-check nga niya yung engine oil level, air cleaner kung malinis, tapos kasunod is yung coolant. Yung buntuksan niya lang. Yan. And then, dito yung sinabi kanina, hilain mo lang. And then, dito mo siya. Yung loob niya. Una, i-switch on mo itong battery switch. Yan, naka-off position. Ngayon, i-switch on position mo siya para ano yung battery. Yan naman, in-off kasi kapag matagal nang hindi ginagamit. For example, iparada mo nung matagal, switch off mo siya. Okay, naka-on na yung battery. Ngayon, i-check mo ulit yung coolant. Kung may laman siya. Anyway, makikita mo din naman dito sa reservoir niya na may laman. Pero, just to make sure, i-check mo pa rin itong ano niya. Ito. Yan. Yung coolant niya. Yan. Okay siya. And then, balik mo lang siya ulit. Okay. And then, next is yung engine oil level. Ito yung pinaka-importante kasi baka pandarin mo na hindi mo alam na wala ka na panalangis. Hindi nasisira yung makina. Macha-charge sa operator. Yan. Okay. Linisan mo siya. And then, after yun. Yung label niya ngayon is nandito. Full. Something almost full. Ganun. Yung balik mo lang. Oh, okay na. And then next is yung cleaner. Kumusta kung madumi. Ganun. Kung kailangan linisan. Makikita mo na siya visually. Makikita mo siya na. Ano? Yan. Yan guys, kita mo siya kung madumi, kailangan hanginan. Balik mo lang siya. Next is hydraulic. Dito naman sa hydraulic, ito ay kita mo naman kung may tagas yung ano, siyempre magbabawas. Pero dito, ito lang naman yung level kasi makikita mo yun siya. Ano siya. Anyway, kulay yung hydraulic namin is kulay pink. Parang may pagka magenta siya na kulay kasi ano siya, ito pa yung galing sa manufacturer. Pero pwede ka naman gumamit yung hydraulic 6-8. Yan. Sa hydraulic auto. Okay. Rado na natin siya. Isang pandarin guys. Right. Sa operator, sa lahat ng mga training center, nag-ano sila ng 3-point contact, which is 3-point contact na nun, charger. Ganon ka, 3-point contact. Yung hawak mo sa unit. Kung paano ka rin bababa, kung paano ka pumasok, ganon ka rin bababa. Right? Guys, tayo sa loob. Ang upuan nito, mayroon siyang sensor. Hindi siya mag-i-start hanggat hindi mo siya inuupuan. Meron din siyang armrest or yung seat belt niya. Kapag ibaba mo siya, pwede ka na maka-start. Ngayon, kapag inangat mo to, hindi mo siya mapapa-start. Okay? Kapag nag-operation na rin naman, for example, operation, napapanda mo na rin siya. Nakaangat itong armrest or yung seatbelt niya, hindi rin siya magta-travel, hindi rin siya mag-operate. Kaya kailangan mo talaga itong ibaba. Gagamitin mo siya. Okay? And then, come. Okay guys, ito yung dalawang lever niya. Ito yung sa left side, ito yung sa kabilang gulong na function. Forward, reverse, neutral yung gitna. Ito naman, yung sa kabilang gulong din naman sa side. Forward, reverse. Yun lang yung ano niya. And every time na operate ka, ito yung magiging control mo ng forward, reverse,
ito na lang yung magiging pagpapaliko mo. Steer siya ng gano'n, gano'n. And then, kung nakikita nyo ito yung lever nito, meron siyang parang attachment nito. Ito naman ay para sa auxiliary. For example, itong unit nyo, may attachment na breaker or broom or whatsoever na attachment na pwedeng attach nyo dito. Ito yung magiging control niya. Ganun yun lang siya. Magkakaroon lang ng supply yun para dito, guys. So, yan. Ito yung auxiliary na hydraulic supply. Ito yung switch niya. Kung gusto mong magtabi ka ng hydraulic breaker, ito yung magiging switch. Okay? Sir, dito sa banda sa baba. Dito naman sa baba, meron kang dalawang foot function. Dalawang switch. Itulak mo siya, at saka yung forward, at saka reverse. Ang function naman nitong sa right side mo na left is meron kang sa bucket, close and open bucket. At saka dito naman sa left side foot, meron kang up and down ng arm. Up and down ang arm. Okay? And then, ito namang lever na ito, ito yung controller ng engine speed. RPM. Kapag pinorm mo siya ng ganon, push mo siya ng ganon, atas yung RPM, tapos bababa mo naman. Anyway, may makikita ka din naman dito na indicator. Indicator siya ng RPM. Engine RPM. Okay? Dito guys, ito yung engine key, ignition key. Ito naman yung parking switch, park switch. Itong park switch guys, malaki ang trabaho nito. Kasi for example, pinaandar mo na yung makina, tapos nakapark yan, nakaganyan ang position ng switch. Hindi siya tatakbo. I mean is, may maririnig ka na parang something. Kaya i-engage mo yung park. Or it's either kahit naka-on ka rin, tapos nakaangat naman yung armrest mo, hindi rin siya tatakbo. I mean is, magkakaroon din siya ng problema na makakasense siya ng fault na kailangan mong ibaba yung ano mo, armrest or yung seatbelt mo. Ito yun guys. Kapag hindi siya naka, for example, nakaangat to, tapos kahit naka-on din yun, hindi rin siya tatakbo. Okay, ganun lang yung ano niya. Kailangan mong ibaba lahat. Kailangan mo ito ibaba. Tapos kailangan mo rin na nakaupo dito. Nakapark. You're go to free now. You're free to go. Okay? Ito naman guys, ang function nito. Okay guys, dito naman tayo sa control panel niya. Itong buong panel na to. Dito, sa taas na to, ito yung ano niya, pinaka hour meter. Bali, karamihan nagkakamali dito sa running hours na to, ito yung 4. Yan, yun yung counting niya or yung decimal point niya. Ngayon, ang counting nito is 2.4 running hours pa lang siya. Dito sasabihin na rin namin yung PMS ng unit. Bali, ang first PMS nito is first 250. Magpapalit ka na ng mga filters, mga engine oil. Anyway, dun sa ano naman, sa first 250 hours, may specific kami na ibibigay sa inyo kung anong mga kailangan palitan. Anong langis, gano'ng kadami ang langis, nandun na rin lahat. Kasunod ng 250 is 500, kasunod ng 500, 750, kasunod ng 750 is 1,000 hours. 1,000, 1,500, and then 2,000 hours. Okay? Basta, itong ano na to guys, itong 4 na to, or yung counting na to, ito yung decimal niya. Ngayon, ang ano lang yan is 2.4. Okay. So naman, ito yung fuel followed by temperature. Ito yung temperature niya. Meron kang degree Celsius, meron ka rin Fahrenheit. And, yun yung degree Celsius and then Fahrenheit. Yun yung temperature niya. Okay. Kasunod is ignition key. Yun yung ignition key niya. Tsaka ito namang mga ano na to, ito yung may lalabas dito na fault, for example, may problema, lalabas dito. Overheat, ganun, or low oil pressure, yan lahat dyan lalabas. Tapos, ito naman, parking switch. Park switch yan, park switch yan.
Sunod naman nito, ito yung control ng mga ilaw. Pag nakaganyan, tail light, and then kasunod dito, headlight, and then followed by rear back light. Sa likod naman yun. Tapos ito naman, yung mga breaker niya. Dito, pag for example, may umangat dito guys, ibig sabihin, may trouble yung unit, short circuit, or kailangan mo i-ano, kasi baka may grounded. Subukan mo lang ibalik. Yan. Okay na yun siya. I-check mo muna kung may trouble, ganun. Pag ibalik mo yan, okay na yung ano niya. Ito yung magiging breaker niya. Ito naman yung lighter. Dito nilalagay yung beacon lamp. Okay guys, kapag tatanggalin naman natin yung, for example, may gagawin dun sa loob, kailangan natin itong iangat itong cap nya. Meron tayong dalawang bolt dito. Ito yung isa. Yun, nakikita nyo ba to? Yun yung isang bolt na tanggalin. Ang size naman ng bolt na yan is number 19. Tanggalin nyo lang to, tapos meron dito. Sa ilalim, merong ano nun, merong nut, may bolt and nut. Luluwagan nyo lang yun. Tapos, pwede na siya. Ito siya. Ito yung isang nut na luwagan mo lang and then pwede mo na siyang iangat. Kabilaan yan, meron siyang ganito guys. Yun lang. Takatan. Sa kabila din, meron din. Wait. Kadalasan kapag ka nag-PPMS kami guys, inaangat namin to para mabilis yung access para dun sa pagtanggal ng ano niya, oil, yung fuel filter. Ito, nandito sa ilalim. Kasi mas mabilis yan, dukotin eh. Tinatanggal namin yung ano niya, gamit ng belt. Anyway, kahit ano naman, pwede nyo namang gamitin eh. Yeah. Okay. Okay na? Wait. Oh, 3. Okay. Once naman siya na nakaangat na siya, meron siyang safety features. Once na nakaangat na siya, meron siyang safety lock dito na automatic na kapag nakaangat siya ng todo, mag-lock siya kaagad. Hindi siya babagsak na, tingnan mo, hindi siya kaagad babagsak. So, kung tapos na kayo, kung may ginagawa kayo dyan, ito yung safety niya na safety device niya. Kung tapos na kayo, wala na kayong gagawin dito, okay na. Kung paano siya ibaba, iangat nyo lang tong isang to, yan. Ilayan nyo lang, tapos pwede na siyang ibaba. Ganun lang. And then, ito. Huwag nyo lang itong dalawa. Actually, ano naman siya, yung may shock absorb naman, hindi siya yung babagsak agad. Smooth siya, smooth. Okay? Yan, and then, balik mo na kagad yung, ano niya? Thumbnail yun. Kabila. Okay.
syempre gagamit ka ng seatbelt. Ito, gagamit ka nito ng seatbelt. Huwag ka muna mag-start. Seatbelt ka muna. Ayan. Diba? Tapos ibaba mo tong armrest mo or yung ano niya. Yun, safety belt na ano talaga. Dahil kung hindi ka comfortable, i-adjust mo siya. Na-adjust mo siya atras. Hanapin mo na kung anong magandang position. Okay? Kasunod, i-check mo to kasi baka pag hindi mo napansin na nakasagat pala yan, pag i-start mo, mag-wild ka agad yung makina. So i-check mo yan na dapat naka-low side position siya. Okay? And then check mo din yung control mo kung baka minsan putol na pala yung kable sa loob, nakagano na to. Kaya pag i-start mo, tapos naka-release yung park niya, tatakbo ka. Okay? So, after mo ma-check to, i-check mo din to na naka-park yung park switch niya dito. Dito. Yan. Make sure na naka-parking yung switch mo. Okay? Ito. Naka-park. Okay? After nun, wait for a second bago mo siya i-start. Pag-start niya sir, kailangan mo muna mag-warm up for about 2 to 3 minutes or 2 to 5 minutes or something like that para mag-warm up yung engine, hydraulic oil, saka ka ngayon mag-operation. And then, switch on mo tong yan, para mag-release yung parking niya bago ka ngayon mag-operate. Okay? Hindi mo namin kung paano gumalaw yung bucket. Una, dito sa right side ko, ito yung close and open bucket, ha? Ito, close and open bucket. Kapag itulak mo ng ganun yung lever dun sa baba, mag-open yung bucket. Kapag dito naman sa baba, dito naman, yung rear foot mo naman, mag-close yung bucket. Okay, kitestingin ko, ha? Same din siya ng bucket. Sa paalam din siya. Ganun lang din yung function niya. Sa harap, yun yung down ng arm. Dito naman sa taas, yun yung pag-up ng arm. Okay? Testingin ko, ha?
madalas na ginagamit is nasa half. Kasi malakas kasi ng unit namin. Ilang lagi. Yung pinaka-safety na operation kapag mayroon ka. Siya na yung construction site. Kaya yung safe na RPA ko lagi. Okay? Kapag ka, ikaw naman yun eh. Bababa ka naman sa unit. Ang ano mo gagawin is ipapark mo ito. Kapag bababa ka sa unit, ipapark mo yun ah. Yan, ipapark mo yan. Automatic na yan, kahit anong ano dito, hindi na tatakbo. Kahit ano mo yan, hindi na tatakbo. Okay? Kasi ganyan mo na ito. Mga ngayon, mag. Possible to put. Tapos, sinso ako na siya. Tapos kung paano ka pumasok, ganun ka rin lalabas. Okay? Huwag muna! Tali! Okay guys, ngayon naman, ang kasunod natin gagawin is kung paano natin ito ni tatanggalin yung bucket. Paano natin siya attach and then attach. Okay. Meron siyang dalawang ano dito, dalawang lever. Hinilain mo lang ito sa paangat. Yan. Disengage na yung ano niya doon. Dito rin sa kabila, ganyan. Paano gagamitin itong safety lock na to. Ito yung ginagamit, for example, my servicing na for safety purposes na hindi siya babagsak. Ngayon, ang gagawin mo, dito siya. Hilain mo lang itong ano na to, itong chain na to, hilain mo lang siya, and then, re-release mo na siya. Ngayon. Yan. Sabay. Ibababa mo na siya. Yan, bababa na yun. For safety purposes na, just in case na may ginagawa kayo, hindi siya babagsak. Okay? And then, kung gusto mo siyang ibalik, ganun lang din ang gagawin mo. I-balak mo lang siya pa doon. And then, ito yung pin niya, balik mo lang siya ulit. Yan siya. Yun yung safety lock ng arm.